gusto ka na lang ito naman winay. Pati naman dun sa lalay. Ako'y nagkakabis tuwan na. Ba't kumeeting ka? Yes or no lang ang sagot, pero huli-huli ka. Shake it, shake it, shake it sweet. From your head down to your feet. Gusto ka na, wag ka na mag-deny. Pati naman dun sa lalay. Nakakaloka yung isda, parang di na yata ako sinasalo ngayon. Tinatapon lang nila ako, sinahayaan na lang ako bumagsak. Hala? Ay, Diyos ko, this is it mga kapuso. Pwesto na. Ito lang pinakakaabangan, don't lie to me. Kung saan nakasala ngayon, ang birthday boy, Elmo Magalona! Hi, sweet. Hi. Hi, Elmo. Happy, happy birthday. Thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat at dito ka magse-celebrate ng iyong birthday sa Don't Lie to Me mismo. Okay. Ay, naku, Elmo, kung alam mo lang, ang dami nag-aantay dito nga pag-upo mo sa Don't Lie to Me, lalo na ang iyong mga fans na dito kayo sa studio. Yes. Ang sealed Elmonatics. Full support. Full support. Nasaan ang ano yan, WOA at ang Julielmo Pexers. Thank you. Thank you. Ay, naku. Pati na rin yung mga followers ko sa Twitter sa @sweet John Lapos, inaabangan nila ito ng bonggang-bongga. Kaya naman nandiyan na si Inspector Miranda na fan din ng Julielmo Fans Club. At aking mga kaibigan mula sa Philippine National Red Cross QC Chapter. Hello. Kung sakaling tuluyan ako maaksidente o tuluyan ako maduwal sa hilo kung sakasakaling melay sa mga kasagutan ni Elmo Magalona ngayong sana hapon. Hindi. Ang tanong, are you ready, Elmo? Yes, I'm ready. Ready? Ang gwapong bata nito, no? Sobra. Kaya ang daming fans, napaka-talented. Ang gwapo, napaka-bait na bata. Sa totoo lang, napakagandang role model. Kaya dapat na lang tularan ng mga kabataan out there ang si thank Elmo you, Magalona. Thank you, thank you. Okay, pero pinuri na kita dahil naku, I'm very sorry, Elmo. Kailangan natin tanungin ang mga bagay-bagay. Nandito na! Ang unang tanong. Ayun. Nako, Elmo. Habang nagswi-swimming sa beach, sa mga resort, sa swimming pool, at pati na rin ang mga guests ng La Carmela de Boracay, habang sila nagswi-swimming, eh talaga namang pinag-uusapan nila ang mahiwagang tanong kasi napansin nila sa Party Pilipinas, eh nandun at nagra-rap-rap na rin si Christopher Martin. Kaya ang tanong nila, threatened ka ba kay Christopher Martin dahil ngayon ay kinugroom na rin siya bilang rapper sa Party Pilipinas? Ha? Naku, Elmo, don't lie to me. Yes or no? No. No. Confident, di ba? Aba, Diyos ko, anak to ng master rapper. Bakit mga naman siya matitreaten? At saka si Elmo, hindi lang rap, nakakapagbalad, ang daming kayang kantahin, napaka-talented na bata. Nagno, si Ms. Victor Miranda, is it a truth or a lie? Truth! Ah, in fairness. So, welcome. Kaibigan mo ba si Christopher Martin? Yes, kaibigan ko po siya. Alright. Parang okay nga yun na may isa pang rapper na ginagawa. At saka pwede kayo magsagutan, no? Tsaka ano yun, parang okay nga kasi parang pwede kami mag-supportahan din kasi same network naman eh, tsaka same naman kami magkasama lagi sa Party Team. Tama! Parang ngayon nga, parang buti may isa na rin pwedeng mag-rap sa Party Pilipinas. Yun na. Oo nga naman, the more the merrier. Tama rin naman. O nako, eto na ha, ito. Ang susunod na tanong. Ayun. Ito ang tinext, tinweet at in-email pa ng mga taga Savers Appliance Depot at mga staff ng BR Chua Enterprises. Kasi hindi pa man tapos ang inyong pelikula ni Julian ay pinag-uusapan na ang isang eksena. Kaya naman ang tanong nila, naku, ang sabi ng pabo, Elmo. Totoo ba na kinabahan ka sa kissing scene ninyo ni Julian sa pelikula niyong Just One Summer? Kaya daw ito inabot ng 7 takes? What? Naku, Elmo, don't lie to me. Yes or no? No. No? Hindi siya kinabahan.
Eh bakit take 7? Hindi ba kasi Julian ang kinabahan? Yung kay Julian ba tinanong din natin to, di ba Stan? Nag-no din siya, tapos lie. Hindi, usually kasi yung babae naman talaga din ba? Pero sabi ni Elmo, hindi daw siya kinabahan, so tignan natin. Inspector Miranda, is it a truth or a lie? Grabe naman. Okay ka pa ba, sweet? Ewan ko nga ba? Bakit ano nangyayari sa snaps? Naku, last day nyo na ngayon. Grabe pala pag live. Kung iba to ako, para na akong, para akong relief goods? Parang pinapatula. Kung bato nyo ako, parang isang kilong karne lang ako. Sandali. Elmo. Tamo? So ano ba ang pakiramdam na makiipag-kissing scene kay Julian? Ba't inabot ng take 7? Siguro, ano nga, kinabahan din kahit pa paano. Oh, yun! Kasi ang daming nakapanood! Hindi ko nga alam kung ba sinayip ko, no eh. Parang siguro kinabahan ako ngayon. Ngayon ka kinabahan? Relax ka lang! Hindi, pero ano nga, parang... Kasi syempre, kailangan maganda yung itsura at saka kailangan... Correct. Marami din ako iniisip nung time na ginagawa namin yun. And, kaya siguro kinabahan din ako kahit papano kasi first time din namin gagawin. Hindi, at saka nakakakaba naman talaga yan kasi, alam mo, first, at saka first kiss ni Julian yun, di ba? At ikaw din, kung di ako pang ilang kiss mo yan na on-screen? Siguro kung second na yun, siguro. So second na. So medyo, and yet, kinabahan ka pa rin. Siyempre, oh meron pa rin eh. Kasi, ano eh, kung kinakabahan yung partner mo, siyempre, mararamdaman mo rin yun eh. Hindi, tsaka, naka-gentleman kasi si Elmo. Siyempre, gusto rin niya yung, inaalala rin niya, ang, siyempre si Julian, ang kanyang ka-love team. Tama rin naman. Ako, nananawagan ako sa lahat ng mga aktor dyan. Gusto kong malaman kung nakakakaba talaga ang kissing scene. Nananawagan ako sa mga producers, next movie ko, may kissing scene na yung ganun, ha? Naku, abangan nyo yan. Naku, yung kissing scene na yan, sa Just One Summer daw, nakakaloka. Oops! Anyway, highway by the way, hindi pa tapos, Elmo. Eto na, ang huling tanong. Ayun. Super excited na ang mga taga-Truth Verifier. Ayan. Systems Inc. Dahil kapag nagdebut daw si Julian San Jose next month, di ba, May ang Julian San Jose month, eh pwede na daw siyang ligawan. Kaya naman gamit ang mga Truth Verifier, staff ang kanilang hotline na 634-7571 at 634-7573. Tinanong ni Miss Cherry Dumlaunulo na kanilang boss over there. Elmo, ang tanong din yan ng, ng inyong mga fans, ng mga Julie Elmo fans. Pag nag-18 na sa May, si Julian, liligawan mo ba siya? Dako Elmo, don't lie to me. Yes or no? No. No? Hindi. Siguro ang point ni Elmo, ayaw naman niya yung minamadali. Porque nag-18, agad-agad, di ba? Baka gusto muna ni Elmo, mag-concentrate muna sila sa kanilang movie. Baka gusto ni Elmo, mag-get to know you muna, friends muna. Okay, mahadera. Pero muli sumal na tapwat, ang lie detector test ang huhusga. Inspector Miranda, is it a truth or a lie? Yes or no lang ang sagot, pero huling-huli ka.
Shake it, shake it, shake it, sweet. Throw your head down to your feet. Please stop and wag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Wag na magmaangmaangan pa. Umi-etching ka. Dahil nakalay detector ka. Huling-huli ka. Uminom ka muna ng tubig. Para na akong kinahasta. Elmo, ano ito? Bakit ganap, no? Hindi mo ba type si Julian? Napakagandang ba? Kung lalaki ako, liligawan ko si Julian. Ano ba ito? Bakit nagno? Masaya kang panoorin sa mayon. Pero ano ba talaga ngayon, ha? Nasaan na ngayon ang maliba sa lab team? At alam ko, you are really very close friends. Nasaan na ba ngayon ang relasyon ninyo ni Julian San Jose? Yun nga, parang mas nagiging close pa rin naman kami ngayon na kapag nagkakasama kami, parang mas nakikilala pa rin namin ng isa't isa. And, kaya ako nasabing no, kasi parang hindi pa rin naman nasa sa akin yung decision eh, kung pwede or hindi. Kasi syempre, nakipapahalap ka pa rin kay Julian, diba? Nakijulie pa rin yun. Parang kahit na, kunyari, kung gusto ko, yung, syempre, I still have the decency na hintayin ko yung sagot ni Julie mismo. Correct. At saka, bakit naman yung, pagka sinabi, pwede ng ligawan, agad-agad ligaw na, di ba? Parang hindi man lang, itry na mas maging close palalo sa isa't isa. Tama! Ang gusto ko malaman, na-invite ka na ba ni Julian para sa kanyang tibu sa May? Nabanggit na ba niya sa'yo? Nabanggit na nga niya. Ano eh? Ano, sino ba? Siya na ba escort? Ano bang ano? Nabanggit niya na pero hindi pa niya. Nabanggit na ba niya na kung pwede mag-escort ka sa kanya o wala pa? Wala pa naman, wala pa. Ay, abangan natin yan. Kasi ang mga fans talagang gusto yata, nako. Nakakaloka, Elmo. Nako, napakahusay na aktor. Malapit na just one summer. Palakpakan naman natin. Thank you. Ha, promise na ni Julia at saka ni Elmo, pag malapit ang ipalabas ang Just One Summer, babalik sila rito sa Don't Lie to Me. Tapos kaming dalawa na yung magkasama. Bakit hindi? Don't Lie to Me, yung ano yan, yung showdown edition natin yan. Elmo, imitay mo natin mga kapuso. Ayun, syempre gusto kong magpasalamat sa maraming tao because, ayun nga, dahil sa inyo, parang mas napatuwahan niyo pa ako ngayong birthday ko. Ayan. Thank you to GMA Network, sa GMA Films, Folded and Hung, and okay, sa Jing Moniz Salon. And of course, hindi mawawala ang fans. Thank you so much. Maraming fans dito ngayon sa studio. Sobra. Na talagang pumunta dito. At full support talaga lagi. So thank you because kaya ko rin naman ito ginagawa dahil sa inyo. Kaya ayun, thank you sa inyo. Thank you for all the support. And not only the fans, but also my family na laging nandyan din. Ama. Since day one, hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. And, sino pa ba? Hindi mo wala ang, May message ka ba kay Julian? Baka nanonood ngayon? Julie, thank you. Thank you so much. Dahil sobrang, marami na tayong pinagdaanan. Saka marami na tayong na-experience together. And, excited pa akong mas marami pang ma-experience with you. So thank you so much na parang for all the help and the support also. Yun. And to God, of course, hindi mawala. Salamat sa lahat ng blessings din na nakakuha ko ngayon. At wala eh, kasi overflowing yung mga blessings. Eh, sobrang wow eh. Yes, it's the fact na kasi other than mabait kang bata, you are extremely talented, Elmo. And sa totoo lang, Just One Summer, malapit na po yan sa Elmo Magalona and Julian San Jose. Yes. Aabangan ng mga fans yan sigurado. Also, thank you very much, ha. Thank you also, Showbiz Central. Also,